Hi guys, so ngayon ay gagawa kami ng budbud or suman. So ayan si Mama, naghahanda na ng mga dahon ng saging. Okay, let's go! Unig isa. Ate patente, kay Arne mabungte. Namatunok ni tunok. Muna dyan tunok sa lobe. Na isagol sa bugas na pilit. Pila ka lobe? Duha ka lobe. O. 3/4 sa asin. Of 1/4 sa central, nindot otang na pa asukar, waman, central na lang, kanang ting asukar, daang, buga sana nga pilit, kasang mga, 2 kilo, nzai, una maniglunod, nito no, dayon asin, ang asukar, unsa na o, hapit na po malunod ang bugas. Para na, dala rin ito malunod ang bugas. So, 2 bunga ng niyog yung ginamit namin. 2 bunga ng niyog. At saka 1/4 na sugar ma? 1/4 na brown sugar o 3/4? Asin. At ibinabad ni Mama sa tubig yung sticky rice. Ayan. Para medyo lumambot. Pila ka kilo ni Ma? 1 kilo ng sticky rice yung lutuin namin. 1/2 tablespoon na salt yung ilalagay ni Mama. Sa kanyang recipe na suman. Ayan. Pagkatapos, salain. Salain. Para nga di masagul ang sapaw sa Bisaya, sapaw sa lubi. Sisay, lumot ang bugas. Kaya aron nga sticky kayo. Ilunod na tanong tono sa lubi ha. One half. Gazon, haluin. Okay, try. Pa yung coconut milk kasi nilagyan ni Mama ng tinidor. Ngayon, haluin na mabuti. Nilagyan ni Mama ng kutsara para daw umulo, hindi aapaw yung coconut milk. Kala ko tinidor. Kutsara yan. Kutsara
Okay. Kasi pag aapaw yung coconut milk mo, ay mauubos yung coconut milk. Sayang naman. One-fourth the brown sugar. Nilagyan na ni Mama ng one-fourth the brown sugar at saka haluin ng mabuti. Dadon, bukas ng pilit. Pag nga, ukayon. So, yung technique pala ni Mama ay hahaluin lang ng paghahaluin hanggang sa maubos yung coconut milk para daw hindi didikit yung sticky rice sa kaldero. Hindi usap po silo, ako na istimito. Kanambok. Thank you.